Wala nang buhay ang 26 anyos na lalaking ito matapos pagpapalilin alas 10 ng gabi nitong Martes sa Baseco Compound. Ayon sa Homicide Division ng Manila Police District, dating sospek ang biktima sa isang insidente ng pamamaril noong Marso 2024 na may kinalaman sa illegal na droga. Napag-alaman ng pulisya na mga testigo umuno sa insidenteng iyon ang dalawang sospek na nauna nang sinabing may mga banta sa kanilang buhay. Itong biktima, several months ago, ay sospek natin siya sa isang shooting incident na nangyari din po dyan sa area ng Baseco. Itong ating biktima ay kalalaya lamang, wala pa pong isang linggo. Di umano, itong ating biktima ay pinagbabantaan yung grupo at particular na po yung isang tao na tumistigo laban sa kanya. Noon pong siya po ay naging sospek. Dagdag ng pulisya, nagtamo ang lalaki ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Lumalabas inunahan lang siya nitong sospek. Dahil nga po pinagbabantaan niya itong buhay nitong ating sospek. Nung prinoseso ito ng ating SOCO, apat na basyo, isang fired bullet at tatlo pang bala yung natagpuan dun sa crime scene. Naaresto ang isa sa mga sospek na 27 anyos na lalaki na base sa report ng pulisya ay siyang nagbigay ng baril sa isa pang pinaghahanap na sospek. Todo Tanggi ang sospek. Inuli ako dahil may alam daw ako sa pangyayari na yan. Hindi naman ako bumaril dyan. Nung nakaraan po, nakakulong yan ako po, testigo dyan sa ano. Pagbaril din niya, pumatay din po yan siya. Hindi rin anya totoo na inunahan nila ang pagpatay sa biktima dahil nakakatanggap sila ng banta sa kanilang buhay. Sa bahay. Nakakulong na sa Manila Police District ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Job Manahan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.